for others, iba, na gusto magsamantala, eh mag-isip-isip kayo. Isipin yung pinaghirapan natin, di ba? Ito pa po na bakuna, and then pagkakitaan na ganito. Hindi, walang kapatawaran dyan. Kaya nga, sinasabi natin dito, we need your cooperation. Siguro mabuti na rin, may lumabas na itong informasyon para mag-preempt natin yung nag-iisip na gawa nito. Demonyo na po talaga sila. Di ba, kinuha na lang sana yung mga gamit eh. Hindi na lang nila pinatay sana o ni-rape. Ang masama doon, binabay pang pinasukan pa ng kahoy sa ano, ari. Hindi nagawa ng tao yun. Anong iyang polis na yun? Pinatay yung anak ko! Metro Manila Mayors, pag-uusapan ng umano'y bentahan ng slot para sa pagpapabakuna. Modus, pinaiimbestigahan sa CIDG. Halos 20 bilyong piso na pondo sa Bayanihan 2 hindi pa nagagamit ng mga ahensya ng pamahalaan. Rehabilitasyon ng Marawi City, pinamamadali ng iba't ibang grupo sa Mindanao. Binatang merong special needs na napadaan lamang sa Tupada sa Valenzuela. Binaril at umano'y kinaladkad pa ng isang pulis, patay. Palita na lang sa rehiyon. Iloilo City, isinailalim sa MECQ hanggang May 31. Mga pagamutan sa Iloilo City, hindi makapagdadagdag ng COVID-19 beds dahil sa laki ng utang ng PhilHealth. Sa Sports 5, Taekwondo Jean Kurt Barbosa, ikasyam na atletang Pinoy na nakapasok sa Tokyo Olympics. At sa entertainment, Michael Cinco umalma sa akusasyon ng grupo ni Miss Canada Nova Stevens. Mula sa TV5 Media Center sa Reliance Street, Mandaluyong City, Metro Manila. Narito ang mga pinaka-importanteng balita na dapat niyong malaman. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Ngayon, ihahatid sa inyo ni Zarina Guevara at Ted Fayon. Si Michael Cinco po, isa sa mga kilalang Pinoy fashion designer sa daigdig ng fashion. Tayo po sa bayan pa rin, napapakinggan sa lahat po ng istasyon ng Radyo 5 sa Mega Manila. It's 92.3 News FM. Sa Iloilo at sa Bacolod, 102.3 FM. Cebu at Bohol, 101.9 FM. Cagayan de Oro, 101.5 FM. General Santos City, 97.5 FM. Sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City, 102.3 FM. Tacloban, Leyte at Samar Provinces, 104.7 Caboses Radio News FM. Live din tayong napapakinggan sa 99.9 Caboses Radio News FM, Sormoc City. At napapanood na live sa 1PH, sa Signal TV, Facebook Live ng Radyo 5 at sa YouTube channel ng News 5 Everywhere. Ngayon sa ating mga detalye. Tatalakayin ng Metro Manila Council sa susunod nilang pulong ang umano'y bentahan ng slot sa vaccination program ng gobyerno. Ayon kay Paranaque City Mayor Edwin Olivares, chairman ng Metro Manila Council, illegal ang pagbebenta ng COVID-19 vaccine dahil binili ito ng gobyerno at libreng ituturok sa publiko. Giit pa ni Olivares, hindi aprobado ng Food and Drug Administration ang pagbebenta ng bakuna laban sa COVID-19. Nakatanggap ng mga sumbong ang mga mayor na ilang suspect ang nagbebenta ng COVID-19 vaccine o slot para agad mabakunahan sa halagang 10,000 hanggang 15,000 piso. Depende sa brand ng bakuna. Babala ni Olivares, papanagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa modus. Samantala, inimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang umano'y modus na vaccine slot for sale na ginagawa online. Inaatasan po ni Chief PMP Guillermo Elizar ang PMP-CIDG na manguna sa investigasyon at tukuyin ang mga responsable sa naturang modus na ngayon nga po'y nagsasamantala sa gitna ng pandemya. Wala pang ebidensyang nakukuha ang mga pulis na talagang may bentahan nga ng vaccine slots kaya wala pa rin pong naaresto. At patuloy pa rin po silang kumakalat ng mga impormasyon. Inikahit din po ng PMP Chief ang mga inalok ng vaccine slot na makipag-ugnayan sa PMP para matunton ang mga nasa likod nito. Kung totoo man ito hindi, we have to find out. But definitely, wala pa naman tayong ebidensya na nagsasabi na nangyari ito. Just like what the mayor of San Juan
Pasa and Nielsen, eh, mukhang malabong, well, in their case, kasi monitor nila itong mga ito. Pero kung mangyari man yun, eh, hindi nila papayagan yun, hindi tinatolerate, at talagang haharap ng kaso ang sinuman. Aming pakiusap sa ating mga kabayan, lalo na kung managbibigay ng informasyon na yun, baka pwede na magdagdag pa kayo ng talye at baka pag-cooperate sa atin para matunto natin ito. Kasi mahirap kasi kung puro napakaganda ng mga reports natin, pero dapat nga, dapat malaman natin kung totoo hindi. Yan ang tinig ni PNP Chief Guillermo Elizarra. Nadagdagan ng higit 3,000 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito na ang pinakamababang naitalang bagong kaso simula ng lumobo ang bilang ng mga nahahawa noong Marso. Pero ayon sa Department of Health, hindi na isama ang ilang datos kahapon dahil nga sa ginagawang update sa kanilang case reporting platform na COVID, kaya. Kaya naman sa huling tala naman ay halos 1,180,000 na ang total COVID cases sa bansa. Higit 50,000 naman ang active cases, habang nadagdagan ng 6,000 ang mga gumaling at 38 ang bagong COVID deaths. Alas 7:13 na sa ilang pang-importanting balita, halos 20 bilyong pisong pondo sa bayanihan Tulo ang hindi pa rin daw nagagamit ng tuluyan na pang-ayuda nga sa iba't ibang sektor sa ating pong lipunan at negosyo. Nabisto ni Senate Finance Committee Chair Sonny Angara na bigo ang DepEd, DOTR, DA, DOH at Small Business Corporation na gamitin po o disburse ang inilaang pondo para sa kanila. Walaan niyang dahilan ang mga naturang ahensya sa kabiguan itong i-release ang ayuda sa mga beneficiaries dahil nga sa pinalawig ng 6 na buwan ang bayanihan Tulo. Nasa state of emergency rin ang bansa dahil nga sa pandemya, kaya gate ni Angara magdodoble kayod sana ang mga ahensya sa pagtugon sa krisis na kinakaharap po ng ating mga kababayan. Ayon pa kay Angara na initial pa lamang ang halos 20 bilyong pisong pondo na hindi pa nagagamit at posibleng ito'y lumobo pa sa kanilang pagbusisi sa report na sinumite ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Sisimula ng House Justice Committee ngayong linggo ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Associate Justice Marvick Leonin. Sinabi ni Justice Committee Vice Chairman Alfredo Garbin na sisimula nilang alamin kung sufficient in form ang reklamo sa May 27 at susunod na alamin kung sufficient in substance ito kapag nakitaan ng sapat na porma. Kaagad na kinalendaryo ng Justice Committee ang pagbusisi sa impeachment complaint matapos itong ma-i-refer sa komite. Tiniyak ni Garbi na magiging patas ang pagdinig sa reklamo at magbabatay sila sa mga ebidensya na ihaharap ng magkabilang panig. Sabihin na natin political exercise to, pero may paninindigan tayo at may responsibilidad tayo bilang isang mambabatas na sumunod lamang at base sa iyong apresasyon ay kung yun pa ay may kumbaga ebidensya, may suportadong ebidensya. Yan ang tinig ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, Vice Chairman ng House Justice Committee. Samantala, pinamamadali po naman na iba't ibang mga grupo sa Mindanao ang rehabilitasyon ng lungsod ng Marawi. Ayon sa grupong Marawi Advocacy Accompaniment o MAA, marami pa rin bakwit ang hindi pa rin po nakakabalik sa kanilang mga tirahan. 4 taon na nakakaraan simula po ng umatake ang Maute Group sa Marawi City. Giit nila, puro pangako lamang ang binibitiwan po ng Pangulong Rodrigo Duterte na babangon ang Marawi, pero hindi pa rin nga ito nararamdaman. Hinamon po ng MAA ang pamahalaan na isapubliko ang status po ng reconstruction ng Marawi City, gayon din ang lahat ng ginastos sa rehabilitasyon. Hirap na anila sa kanilang kabuhayan ang mga bakwit dahil nga sa kabagalan po ng pamahalaan sa ginagawang pag-aayos sa lungsod. Pero para kay Task Force Bangon Marawi Head Eduardo del Rosario na tuloy-tuloy ang rehabilitasyon ng lungsod na tinatayang matatapos daw sa buwan ng Disyembre. The estimate of the infra equipment, which started about July of last year, I can say that we are about 65% accomplishment.
Yan po ang tinig ni Task Force Bangon Marawi Head Eduardo Del Rosario. Magiging bahagi na ng new normal ang flexible learning ayon sa Commission on Higher Education. Sabi ni Chad Sherman Prospero de Vera sa isang forum, ipatutubad ang sistemang ito sa 2021 school year at mga susunod pang taon. Hindi na niya babalik ang tradisyonal na punong-puno ng estudyante ang mga silid-aralan. Paliwanag ni de Vera, layunin nitong maiwasang ma-expose ang educational stakeholders sakaling magkaroon muli ng pandemya. Bukod dito ay masasayang anya ang mga naging investment sa bagong paraan ng pagtuturo at teknolohiya. Sa ilalim ng flexible learning, gumagamit ng online platform o kaya digital o printed modules sa pagtuturo sa mga estudyante. Pero dagdag din ni De Vera, may mga paaralan pa rin namang papayagang magsagawa ng physical classes pero limitado lamang ang nasa loob ng klase. Hindi po naman kumbinsido ang kabataan party list sa sinabi nga po ng CHED na new norm na ang flexible learning. Ang kabataan party list Representative Sara Ilago, may pag-asa pang maibalik ang face-to-face classes kahit na wala pang aprobadong bakuna para sa mga batang estudyante. Pwede raw itong simulan sa mga lugar na low risk sa COVID-19. Kailangan lang anyang maglatag din ang CHED ng patakaran para nga sa ligtas at paunti-unting pagbubukas po ng physical classes. Tingin din po kasi ni Ilago magiging dagdag sa kasalukuyang hamon sa mga teachers at mga estudyante kung magpapatuloy ang flexible learning. I really taken a toll on student and teachers' health and well-being as they struggle with online classes, but as the experience of stress, anxiety, and uncertainty amid the overall health and economic crisis. Yan po ang tinig ni Kabataan Party List Representative Sara Ilago. Susunod, mga suspect sa pagpatay at panggagahasa sa transgender man sa Quezon City, arestado. At sa labas po naman ng bansa, cable car sa Italia bumagsak. 14 patay. Ilan ang sugatan? Detalye abangan sa pagbabalik ng Radyo 5 Network News. Zarina Guevara, Ted Filon, nagbabalita sa Radyo 5. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Oras natin 7:22. Sa iba pang mga importanteng balita, patay ang 18 anyos na binatang may special needs matapos umanong barilin at kaladkarin ng isa sa mga pulis na nang raid sa tupada sa Phase 5 Assumptionville sa Barangay Lingunan. Napadaan lang sa lugar ang biktimang si Edwin Arnigo nang umano'y lapitan ng isa sa mga pulis, binaril ng malapitan at kinaladkad sa ruweda ng sabungan para umano palabasing sabungero. Namatay si Arnigo habang kalong ng kanyang kapatid sa mismong sasakyan ng mga pulis. Hindi matanggap ni Aling Helen Arnigo ang ginawang pagpatay sa kanyang anak. Paano nakarating yung anak ko? Naubad na doon sa pinagsabungan. Gusto nila ipalusot na ang anak ko nagsasabong. Special yung anak ko. Hindi ko marunong mag-awak na may sabulang. Yan ang tinig ni Helen Arnigo, ina ng biktima. Pero depensa ng Valenzuela Police nang agaw daw ng baril ang PWD na si Arnigo. Dinisarmahan na ang suspect na pulis na hindi pa pinapangalanan habang isinasagawa ang investigasyon. Agaw ng baril ha. Maya po, follow up natin yan ha. Sa Quezon City po naman, naaresto na ng mga pulis ang tatlong suspect sa pagpatay at panggagahasa sa 21 anyos na transgender man sa Barangay Bagong Silangan. Natagpuang walang saplot at basag ang mukha ng biktimang si Noribi Tria alias Ebeng Mayor sa bakanting lote sa naturang lugar. Sinaksak din ng kahoy ang ari ng biktima at tinangay ang cellphone at alahas ni Tria. Huling nakitang buhay si Tria noong May 17 na nagpaalam lamang na makikipag-inuman sa kasamang mga barkada at hindi na nga ito nakauwi pa. Una pong naaresto si Xander de la Cruz na kababata ng biktima at nagkunwaring tutulong sa investigasyon pero umamin rin sa krimen at itinuro ang ilang pang kasabwat na sina Joel Loyola at Richard Elvin Araza.
Lumalabas na investigasyon na hinampas ng mga suspect ng bato sa ulo ang biktima habang ito'y ginagahasa. Demonyo na po talaga sila. Di bali, kinuha na lang sana yung mga gamit eh. Hindi na lang nila pinatay sana o ni-rape. Ang masama doon, yung binabay pang pinasukan pa ng kahoy sa ano, ari. Hindi nagawa ng tao yun eh. Yan po ang tinig ni Romel Miklat, tatay ng biktima. Balita naman, Sergio. Isinailalim na ng IATF sa Modified ECQ ang Iloilo City na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Sa panayam ng One News Now, sinabi ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas na inirekomenda nila na isailalim na sa mas mahigpit na quarantine classification ng Iloilo City dahil umaabot sa halos 50 ang average COVID-19 case nila kada araw. Dahil nga nasa MECQ ang Iloilo City, limitado ang papapasukin sa mga spa, barbershops, salon at parlors. Ang dine-in sa mga restaurant, hanggang 20% na lang ang sitting capacity, habang 50% naman sa alfresco. Kwento pa ni Trenyas, hirap ang mga pagamutan sa Iloilo City na magdagdag ng COVID-19 beds dahil sa laki ng utang ng PhilHealth na nasa halos 900 million pesos na. Sa iba yung dagat po naman. Very glad that we were placed on MECQ. We hope really that with all these measures in place, we will be able to control the spread of the virus. Yan ang tinig ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas. Sa labas po ng bansa, 14 ang patay, kabilang po ang 9 anyos na bata sa bumagsak na cable car sa bayan po ng Stresa sa Italia. Sugatan din po ang 2 mga bata. Ayon sa mga otoridad, nasa Stresa Alpine Line ang cable car nang biglang mahulog ito habang umaandar. 20 metro ang taas po ng cable car sa ere bago bumagsak. Nagpagulong-gulong din po ito umano ang naturang cable car sa bundok. Dahilan po para ito'y magka-yupi-yupi. Kasalukuyan nang inimbestigahan kung bakit nga at paano nahulog o bumigay ang kable ng naturang cable car. At abangan muli sa aming pagbabalik sa Sports 5. Phoenix Suns tinalo ang Los Angeles Lakers sa Game 1 ng Western Conference Playoff. Sa entertainment, Filipino international fashion designer Michael Cinco may buwelta sa grupo ni Miss Canada Nova Stevens. Bakit? Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Radyo 5 Network News. Sarina Guevara at Ted Filon sa Radyo 5 Network News. At ngayon sa ating po namang Sports 5, isa pang Pinoy ang sasabak sa Tokyo Olympics Games sa July. Nakakuha po ng slot sa Olympic Games ang Taekwondo Jin na si Kurt Barbosa matapos makapasok sa finals ng Asian Taekwondo Olympic Qualifier sa Amman, Jordan. Nalusutan po naman ni Barbosa ang pambato ng host country na sa semifinals sa score na 5-0-49 para makuha ang inaasam-asam na Olympic slot. Si Barbosa ay kasyam na atletang Pinoy na tatangkaing makakuha ng kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa Olympic Games. At sa NBA naman, nakauna na ang Phoenix Suns sa Western Conference Playoffs. Tinalo po ng Suns ang defending NBA champion na Los Angeles Lakers sa score na 99-90 sa Game 1 ng Best of 7 Series. Now, here she is! Ito ho ang kapartner ng butter! Tama. Ano yun? Peanut. Ah, okay. Ginabahan ako eh. Oo. Oh. Eto na. Ano ba yung butter? Di ba yung ito yung sa BTS? Oh, yung song. Okay. Ang ganda, baby. Grabe. Yeah, grabe. Ang dami ng views, ha? Oh, kaka-upload pa lang. Napanood mo na ba? Ikaw nga yung peanut. Sa sure, butter. Sure ka na peanut ako, ha? Oh, sure na yan, ha? Oy, pero ito na ako, mga kapatid, sa entertainment. Nasaktan daw sa Miss Universe Canada Nova Stevens sa pahayag ng world-renowned Filipino designer na si Michael Cinco. Ayon kay Stevens, nasaktan siya sa pag-usbong ng kontrobersiya dahil pareho siyang may utang na loob sa Miss Canada organization at kay Michael Cinco. Nagpasalamat din si Stevens kay Cinco para sa gowns na ipinahiram sa kanya at sinabing highlight ng kanyang career ang makapagsuot ng isang Michael Cinco gown. Bumuelta rin ulit si Michael
Cinco sa statement ng org na unprofessional siya. Gayun din ni Cinco, hindi niya kasalanan kung hindi nakapasok sa semifinal si Stevens. Dumating naman kasi on time ang gowns ang kandidata bago pa ang pageant. Sinumbat tuloy ng Dubai-based designer na tatlong taon na siyang ginagamit ng Miss Canada organization pero niwala silang pasasalamat. Nako, alam mo medyo mainitin itong issue na ito online, baby ha. Nagtataka naman ako dito kay Nova Stevens. Siya naman ang nagsimula ng post. Ngayon, nasaktan daw siya sa rebuttal ni Michael Cinco. Saan kaya mauuwi ito? Ah. Eh kasi nga, kumuha kayo ng Canadian na ano. Yun nga, ayun nga din ang sabi ni Michael Cinco. Hindi, tsaka alam mo, ang bottom line niyan, totoo naman. Oh. Dumating naman on time, sinukat pa nga, nag-post pa ng mga litrato si Michael Cinco. Kaya wag daw siyang sisihin kung hindi nakapasok sa semifinals. Sa gown ba daw sinasabi ang naging problema? Nakeso daw nga parang hindi dumating on time. Anyway, iyan ang mga pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako si Ted Filon. Ako naman, si Zarina Guevara. Mga kapatid, manatili pa rin kayo nakatutok dito po sa Radyo 5. It's 92.3 News FM sa Mega Manila. Sa Iloilo at sa Bacolod, 102.3 FM. Cebu at Bohol, 101.9 FM. Sa Cagayan de Oro, 101.5 FM. General Santos City, it's 97.5 FM. Sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City, 102.3 FM. At siyempre, Tacloban, Leyte at Samar Provinces, 104.7 Caboses Radio News FM. Live din tayong napapakinggan sa 99.9 Caboses Radio News FM sa Ormoc City. At napapanood na live sa 1PH sa Signal TV, Facebook Live ng Radyo 5 at sa YouTube channel ng News 5 Everywhere. At muli po sa pangalan pa rin ng lahat na bumubuo ng Radyo 5 Network News, sa pangunguna ni Ross Gaddy, ang ating pong executive producer. Excellent. Muli po, maraming salamat po at magandang umaga, mga kapatid! Chad, 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 Chad.